Ino, what is up mga tol, kamusta? Quiz po nga pala ulit, ano? At ito, mayroon ulit tayong bagong video. AAB tutorial number 9. Hindi ako nagkakamali. I think 8 tata yung isang araw. So, tama. So, bago ang lahat mga tol, bago ako mag-umpisa, kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, sub ka na tol. At, ano pa ba? Wait lang, may ayusin ako saglit. Ayun, okay na pala. Ayun, kung di ka pa nakapag-sub, sub ka na tol. Tapos, check mo yung mga videos natin dyan. Kung AAB user ka, kaya ko may makukuha kang idea or madadagdag na knowledge sa ano, pag-aaksi mo. So, ayun. At bago tayo mag-proceed sa ating tutorial, shoutout muna natin yung mga ano natin. Mga utol na nag-comment, ano? Matik na yan. Routine na natin. Ritual na yan. Ito, medyo madami to, mga tol. One day mahigit yung video ko bago ako nakapag-upload ulit, which is ito. Hey, shoutout ko na si Rizal May, si Magic Blake, si Dream Damon, John Revival, Ruben Yap, si Reynante Chavez, Joshua Miguel Maldia, Aaron Abayon, si Dunhill TV, si Gabriel Ludwig Rivera, Edward Bautista, Rainer Galliano, Yanji Ibasan, si Spotted Gaming, Kate Tasha Paderes, Christian Rain Custodio, Yonde, si Jeffrey 123, MJ Lion Axe, ayun. Si Brian Andrew Delino, Ray Tiggs, Mark Dima Felix, and si Autosave, Timothy Amerila, si Bry John Munoz, si Francis Gaspan, G. Sesma, Christian Lanuza, Jeb, si Abelard Reg Amen, Alexis Ann Bautista, ayan, si JM Rivera, Sour Tits, tawa ko doon. sorry guys. Wilfred De Vera, si JAX, ang hiyap sabihin, tol. Joel 060205, si Jello Badiola, John Ian Talisik, si Johnny Gonzalez, medyo madami mga tol, pasensya na. Teddy Aguilar, Rainer, John Amog, Tutoy, Debu, Rainer Rider, Motoblog, ayan, mga vlogger din si Utol. Lady Baku, si Joven Dagus, Takafumi Kikuchi, Raymond Ronquillo, malapit na to, Paul Abonita, Justin Klein, Manangat, Via Rabosa, Mr. Max Quaken, si Jezreel Romalola, si Josea Alarcon, Mila Flor Camila, Sherwin Ace Chavez, sino ba? Carl Jasper Rosales, unang-una nag-comment no? Sa last upload ko. So yun, pasensya na medyo madami kasi ano, naipon yung mga comments. So hindi tayo nag-skip ng nag-comment dyan. Shoutout natin yung mga yan. So pasensya na kung hindi ko pa nasasagot yung mga tanong nyo. Inuunti-unti ko yan. Wait mo lang, promise sasagutan ko lahat ng mga messages nyo or comments sa channel natin or sa video natin. So ayun, proceed na tayo mga tol. Huwag natin patagalin ito, no? Gina natin. So, ayun. Let's go mga tol. Ito, no? Isko ni Mama. ayos. So, jumping lesson to. So, explain ko lang kung ano yung mga cards ng kalaban. So, yung plant niya, walang veggie bite. Okay, so ang ano meron ng plant niya, Thunderclaw, Disguise, October 3, tapos Gas Unleash. So yung ano ba yung Thunderclaw? So usually veggie bite, 'di ba? Sa front na plant ng Lason. Ano to, Thunderclaw, nang di-discard to ng one random card na nasa hand natin. What I mean is yung available na pwede nating gamitin na card. So pag ginamit niya, nababawasan. So, medyo masakit to kasi pag yung bird card ang nawala, syempre mababawasan yung pang backdoor natin. Ayun, mapupornada yung ano natin, plano, na ganun. So, ayun, Lason, obviously Gas Unleash. Yung this guy's pang gain ng energy and then October 8 para magka-armor siya. At makapag-draw din kung di mo mababasag yung armor.
So yung mid niya, ito yung masakit na ano, na reptile niya, no. Reptile ba o dusk? So dusk yung gamit niya. Naka-sneaky raid, surprise invasion, barb strike, tsaka venom spray. So explain natin to, no. Quickly lang, si sneaky raid din yung backdoor, atakihin niyan yung pinaka malayo na kalaban. So sa laban na to, ang pinaka malayo is ang ating bird. So obviously, yun agad, backdoor agad, ano. So counter yan sa ating backdoor din. And then, meron siyang surprise invasion. Malakas to kapag mas mabilis dun sa dusk yung aatakihin niya. So obviously, mas mabilis yung bird natin. Pag binackdoor niya yan, masakit yung damage. Nasa 150 plus yung damage niyan. So 90 lang, di ba? Pero pag yan ang ginamit niya sa atin, 150 plus. Malakas yan. Pati sa aqua, mabilis din yung aqua sa kanya eh. Barb strike naman, nagbibigay ng poison kapag chain. Ano ba yung chain? So kapag gumamit din ng barb strike tong isang axe niya. Or ito, kahit ano, kahit disguise lang or thunderclaw, magkakaroon ka ng lason. Okay? So venom spray yun, lason siya, tapos free card yan, walang cost. Yung dulo naman, naka-champ, smart shot, barb strike din, at tapos venom spray. Ano yung champ? Yun yung stun. Masasamahan niya ng 2 cards, may stun ka. Smart shot, backdoor din yan. So, imbis na atakihin niya yung pinakamalapit, ang aatakihin niya is yung kasunod. Okay? So, backdoor siya na na card. Para din siya yung sneaky raid, tsaka yung gamit natin na dark swoop. Yun nga, yung target passes enemy. So, yung G natin, ano? Tignan natin ano nangyari. So sa round 1, tumira ako ng double tail slap. Kasi available, so sabi ko magte-tail slap ako para mabilis yung energy gain ko. Makaipon agad ako ng energy kahit pag lumabas yung mga kailangan kong cards, ba-burst na tayo agad. So sa round 2 ako nag-skip. Makita nyo, 9 energy ako dyan. Tapos anong ginawa ni Kuis? Walang lumabas na egg bomb, no? Ang mayroon lang card ng bird natin is dark swoop, blackmail, tapos yung hair dagger. So, ibig sabihin nun mga utol, round 3, hindi pa din tayo makakapag-backdoor. So, delikado, no? Kasi yung mid niya, tulad niya, nakita niya, nag-armor, tumira na siya. Ba-backdoor yan sa ating bird. So, ano yung ginawa nating action dito? Syempre, hindi tayo papalag dahil mamamatay nga yung bird. Ina-anticipate ko din na yung mid na yun, ang target is patay na agad ang bird natin. Kasi yun yung heavy hitter sa AAB. So pag namatay ang bird mo, yung aqua mo, pinaka-damage siya, lamb, or kung nakagoda ka, or kung ano man, kung ano yung gamit mo, yun lang yung damage mo. Yung heal kasi mahina ang damage. Okay, 80 lang yan. So ayan, binurse ko yung plant. Ginamit ako ng hair dagger, nag-heal ako sa isa, tapos ito yung pang-finishing natin. Okay, buti hindi siya nag-poison, ano, kasi kung nag-poison yan, na-poison na maigi yung ating mga aqua. Ayan, namatay siya doon. Ang dami ko nagamit na cards doon. So, ayan, nag-backdoor. Inatake yung kasunod. Kasi yun yung sumunod na malayo eh. Ito yung malapit sa kanya, yung nasa baba. Ayan. Ayan, nag-backdoor din yung mid niya sa ating bird. So, anong ginamit niya? Ito, tiyan natin. Nag-sneaky raid siya, backdoor. Barb strike na lason. Kasi gumamit din ng, ano to, ng lason yung isa. Hindi ko maalala kung nag-barb strike. Pero dapat barb strike kasi yun lang naman yung pwedeng i-chain. Tas nag-venom spray and then yung damage niya na surprise invasion. So nabuhay ano, ginawa ko, pinasa ko agad. So ayan, bago ko to proceed mga utol, medyo mabilis yung pacing ko ngayon. Pero ito, explain ko lang. Kung napapansin nyo, di ba dahil binurse natin yung front, na walang sound. Ayan. Binurse natin yung front na kalaban, yung plant. Bakit? Kasi una, walang pang backdoor na lumabas. Pangalawa, talagang ganun din yung magiging plano ko kasi kapag nag-backdoor ako, ang uunahing atakihin ng bird is yung nasa pinakadulo. Okay, so hindi yun yung target ko. Ang target kong patayin dito, yung gitna. Bakit, Quiz? Kasi kung titignan nyo yung card nung... Wala, hindi ko maklik. Teka. Ayan. Kung titignan nyo yung cards niya, tol, yung surprise invasion yung napakasakit na damage. So dapat mamatay ito kasi ito yung kaya mag-burst sa aqua natin. Ito kasi
wala namang masyadong damage yan, barb strike yan tsaka chomp. Yun lang yung mga may kate kumbaga sa axe mo. So ayun, saktong sakto no, yun na yung namatay yung plant. Ayan, so siya na yung i-burst natin. Okay, so nag-barb strike lang siya. Wala niya, kita niyo yung pagbato ng card si Quiz, talagang binuburst natin yan, tol. So kasi mamatay yan, dahil dyan delikado yung mga axe natin. Tapos pag namatay yan, syempre tumira pa siya, oh. Surprise invasion. So ayan, makikita niyo halos full health pa yung mga aqua, yung bird natin dying, pero hindi naman niya mababackdoor yan. Unless mamatay yung nasa taas ko na aqua. So ayun, tulodulason niyo. Diba? Hindi niya kayang i-burst yan, tol. Lalo pag nag-armor yung ating Axie. So, anong ginawa ko? Binomba na natin yan, syempre. Dami nating energy. Dami kong cards. So, bakit palatagalin pa natin laban? So, easy na lang to. Kasi bakit? Wala naman kasi armor masyado yan. Yung dulo na yon. Lagi ganito yung scenario ng mga jumping lason. Kung mapapansin nyo, yung mga tulad kong AAB user din na nakakalaban yung jumping lason. Ganito yung madalas nilang setup. Yung gitna yung pang damage, tapos yung dulo. Parang lang yan eh. Support, lason-lason lang, stun. Ganun lang ginagawa niyan. Barb strike kampat. May damage din barb strike, pero ang target talaga nila doon is lumaki yung stack ng poison mo. So yun. So since namatay na yung mid na yung mid na kalaban natin, yung dusk, wala na siyang ka-chain. So hindi mag-chain yung damage, hindi siya magpo-poison. Sabi kasi nun, dapat may ka-chain siya na card. Okay. So, ayun. Ito yung bago kong ginagawa pag jumping lason. Burst plant. Tapos, pag na-burst yung plant, dapat mabilis mo lang papatayin yung naka-surprise invasion or naka-serastes. Okay? So, ganun. Tapos yun, yung dulo, madali na lang yun. Kahit hindi ko siya binurse, pagtitirpan na lang siya ng aqua ko. Heal lang ng heal yung mga aqua. Kasi hindi naman niya kayang patayin ng isang go eh. Okay, so, ayun, sana magamit nyo tong, tong tip ko dito sa laban na to. Sa akin, effective siya. So far, wala pa akong talo sa jumping lason. Ilang linggo na. So, ngayon ko lang na-upload yung ganitong start na, no? So, ayun, titignan ko kung may bago tayong maisip na pwede pang gawin natin, isi-share ko naman agad sa ating uploads dito sa YouTube. Kaya mag-subscribe ka lang. Click mo yung bell button, tol, para lagi kang updated pag nagla-live. Ayun, I'm live tuloy. Kapag nag-upload ng bagong video. Okay, so move tayo, no? Next video tayo, next match. Okay, ibigyan kayo ng malupit na next sa laban. Tapusin mo tong video, tol. Madami akong i-share ng info dito. Wait lang. Ayun, no? Si Robal Breeds. Okay, so anong gamit niya? AAB. Same team. Okay, so yun. Okay. Same team na same kami. Ayun, ha? Same na. Paano pag AAB versus AAB, mayroong nag-comment yan sa akin. Ito sakto tong video, sana mapanood mo to. G natin, sa round 1 pa lang umatake, no? Umatake siya. Dinamage siya yung aquas natin, no? So ayan, umatake siya. Tails up lang, so balik lang energy niya. Kaso ang pinagkaiba this time, mas mabilis na yung mga aqua ko. Kasi dinamage niya eh. So ginawa ko dito, round 3, wala pa din akong pang backdoor sa bird. Kita nyo, binactor tayo. Wala akong pang backdoor sa bird. So, kinailangan kong umatake. Sa isip-isip ko kasi iba-burst na ako nun. So, lagi yung ina-anticipate yung burst. Kung wala pa akong pang-bawi, ibabato ko yung cards ko na may armor. Ganun lagi yung idea dun. Pag kung gusto mo masustain. Kaso medyo delicate siya kasi tulad nyan, nauna siyang magkaroon ng sapat na cards. Kaso wala siyang blackmail na ginamit, ano? So dun palang mali na eh, parang naisip lang niya, patayin lang yung bird. Kasi sapat na yun pumatay sa bird, kaso nag-armor ako. So tingnan nyo, dumoto ako ng dalawang hair dagger. So mayroon na yung 60 armor dun. So ayan, nabuhay ako, no? 58 life pa natin. Eh since yun, hindi siya nag-blackmail, yung aqua ko na isa,
inabol yung bird na gamit niya. Dinamage mo, hindi ka na siya mamatay. Pero since 3 cards lang yun, nabuhay yung bird. Okay. Ayan o. Dinamage niya pa ng dinamage yung sa baba natin na aqua. So anong ginawa natin? Siyempre hindi ko bibigay basta-basta yan. Kasi kaya kong mag-sustain. Ba't kaya kong mag-sustain? Kasi mas mabilis yung aqua ko sa dalawang aqua niya. Tapos, kung iisipin nyo, malakas yung love ko. Bakit? Kahit may bird siya. Kasi, nag-burst yung bird. Ang dami niya nang binato na, na card. So, ang mindset ko dito, itong bird na to, wala tong masyadong card. Hindi ako kayang i-burst nito ng hindi niya ako kayang patayin basta-basta. Lalo yung armor ko, umabot na ang 170 plus. So, goods na goods tayo doon. Sabi ko, mag-heal ako. Double heal. So, ayun na nga. Yung ginawa natin, dinamage natin yung baba niya na aqua. Akala ko nga mapapatay. Sabi ko sana mag-crit. Kaso hindi nag-critical, ano? Hindi tayo love ni Geos eh. Pero okay lang. Ayan. Dinamage siya pa din, ano? Kasi yung sa taas, double tail slap lang. Kailangan ko ng energy eh. Kaya wala na pala siyang cards. Hindi ko alam to ha. Hindi ko lang nakita. So ganun ulit yung ginawa niya, no? Kaya yung matake ako dun eh. Siyempre mapatay na yun ang bird natin. Nagkaroon na ako ng dark swoop. Tsaka may sound lock. Hindi egg bomb kasi baka atakihin yung bird natin. Ayoko mamatay yung bird. So, ang laban na is 2 versus 2. Pero ang ano, ang akin may isa akong bird. So, dun pa lang lamang na ako eh. Kasi wala namang pang burst na matinding damage yung dalawang aqua niya. Okay? So, ayan. Tail slap lang, tas heal. Okay, sabi ko, sige lang. Heal ka lang. Siyempre, atake yung bird natin. Nagkamali ako tol. Ito, share ko sa inyo, nagkamali ako. Ang akala ko ang aatakihin ko dito is yung nasa baba. Bakit ko naisip na ganun? Kasi maunang umatake yung nasa baba kaysa sa taas eh. Dahil bawas yung life niya. So siya yung mas mabilis. Pero ang inatake pa din ng bird natin is yung mas malapit. Kasi same speed sila. Diba? 57. So i-research ko to. Babalikan natin sa mga next uploads ko kung sa speed lang ba talaga binabase. So same 57 speed sila, yung mas malapit yung inuna. Okay, kahit una sa turn yung isang aqua dahil bawas yung life. Ayan. So ayun, wala na ako nagawa. Binurse ko na siya ng combo ng backdoor. So sabi ko okay na to, wins pa rin naman to. Meron naman tayong follow-up damage. Siyempre, ayan, papatayin na natin yan. So, na-down natin yung kanyang aqua na tumira ng 3 cards. Nasayang yung mga cards. Yung energy niya doon. Okay. So, ayan. For, ano tayo? 3 cards lang tayo, no? 3 energy. Pero, ginawa ko, nag-isang tail slap ako. Dalawang lamb. Isang heal. Bakit nauna ka, Kuis? Kasi mas mababa yung life ng aqua ko sa aqua niya. Kasi naka-atake pa yung last stand na aqua niya eh. Na-anger lang ako, di anlakas ng 130 damage. So, lumamang yung life nung natitira niyang aqua sa isang aqua ko. Okay. So, ayun, na-deads natin siya doon. Ayan, na-burst natin, ano? So, ayun, kunyari, walang lumalabas sa backdoor sa inyo. Kunyari, maalat talaga yung balasa. Huwag kayong mawulan ng pag-asa doon. Kapag ganun may bird siya na may backdoor, try nyo pa ding i-sustain. Misa nga paganda pa blackmail eh. Dalawang blackmail. Pag nilagyan ka ng debuff na aroma, yung pag ginamit mo yung blackmail, di ba papasa? So yun, napapasa minsan. Ilang beses ko na din nagawa yun. Napasa ko yung aroma sa aqua niya. Yun, hindi tayo namamatay kasi atakihin ng mga aqua niya is yun na sa front ko na aqua. So yun. Ganun lang mga tol, huwag yung masyadong problemahin kapag walang backdoor yung bird. Madaming iba pang way para mapakinabangan mo siya. Okay, so nung laban na yon, ayun, lamang na lamang tayo doon kasi nautakan natin yung bird niya sa umpisa. Doon pa lang panalo na tayo eh. Nung nangyari, alam ko na matatalo ko siya. So ayun, basta huwag kayong matatakot, huwag kayong kakabahan. Pag same AAB, same cards, okay lang yon. Kahit mabilis pa yung kanya. Okay, ano natin yun? Micro natin yun. Pag inatake niya yung mga aqua natin, kunyari 50,
hindi tayo 57 speed, 55 lang, ganun. Pag minatake niya yung ating aqua, hindi ako totally sure sa calculation, pasensya na, pero nakita ko may mga nakalaban akong ganun, mas mabilis kasi 57 kasi yung sa akin. So may nakakalaban akong mas mababa, nung nabuwasan yung life, bumilis, nauna pa. May time na ganun. So hindi ko lang totally sure kung ano yung calculation. Okay, siguro ipapark natin yan, i-research ko din siguro para mas ma-explain ko sa inyo mga. Okay, so ayan. Sana may natutunan kayo doon ha, AAB versus AAB mga tol. Dami ng AAB kayong mga kalaban pag sa medyo mataas-taas na yung MMR nyo. Yun ang pinaka-common, AAB, double lason, double plant. Okay, nakita yung mga videos ko ng double plant, diba? Meron tayong mga uploads dyan. So ayan. Ayun mga tol, move tayo sa last video or last match natin sa AAB ano natin, tutorial. Okay, so stay put ka lang kapatid, marami pa akong isi-share sa'yo. Wait lang ha. Ito si Malik, ating third na kalaban. Ito sakto, jumping lason ulit ano. Same din to nung kanina, naka thunderclaw din yung ano yung, ay mali ako, sorry, might bite pala to. Yung effect niya add 100% more damage when comboed with another card. So samahan lang siya ng isa pang card, magiging 60 yung damage niya. Free card pa to. So lakas, masakit din. Kasi free eh. As long as free tas nagkocost ng damage, masakit yun. So dalawahin mo yan, e di 60, 60, 120, free cards pareho. Tas this guys ano, lahat free cards. Doon pa lang masakit na eh. So round 1 of Matic, skip tayo. Auto-skip tayo sa round 1 para sa cards and energy. Wala naman siyang steal ng energy, so medyo malakas loob natin mag skip dito. Ito, gumamit siya ng poison lang. Round 2, nag-skip pa din ako mga tol. Pero sa round 3, syempre, ma-burst na tayo dyan. So yan, mapapansin nyo mga tol, hindi ako tumira ng bird kasi ng bird card natin. Bakit? Kasi ang meron lang ay dalawang egg bomb, isang dark soap. So ayoko pa sanang mamamatay yung bird natin. Kaso ito yung nangyari mga tol. Sa round 3, binurst tayo nung naka surprise invasion, which is yung katulong kanina, diba? Sabi ko sa inyo, masakit yung damage niya. So syempre sabi ko hindi pwedeng walang bawi. Kailangan may kapalit. Kailangan pag pinatay ang isa sa axie mo, papatay ka din ang isa sa axie niya. Dapat balance yung palitan para hindi ka matalo. 3 versus 2, lalo wala na yung bird, aqua, hirap yun tol. So ito na yung nangyari. 5 energy siya, tayo ano tayo, madami din tayong energy, pero ang ginagawa ko tinitipid ko, sustain lang ako. Ba't ka nagtitipid boys? Kasi ayoko maubusan ng card agad. Okay, sakto, madami na kasi akong energy, kapos naman ako sa card kasi nawala yung bird. Wala tayong magagamit na air dagger para makadro. So yan, sabi ko una ako, papatayin ko na to. Naubos kasi yung card niya nung kanina, nag-burst siya dun sa ano eh, nag-burst siya dun sa bird kanina eh. Ayan, napatay natin no. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga tol, ganyang start. Pag ano, pag kalaban nyo yung likod na lason, ano na to eh, pang magtiterp ka na lang dito tol, legit. Tingnan nyo na lang, ganyan lang ginagawa ko dyan. Pitik-pitik lang tayo ng lam, ng heal, hanggang sa mag-i-stun siya sa'yo. Hindi kanya kayang i-burst eh, kahit madami siyang energy. So yun, heal lang ulit, tail sa pantanggal ng stun kasi na-stun tayo, tapos heal. So ayan, laki ng ang life natin. Tignan yung isang ako, 10 yan yung stack niya, 20 ang kada card damage sa akin. Pero okay lang, ganyan lang, kahit gawin mo pang ano yan, 15 yan. So ayan, inuuna niya yung sa taas eh oh. Alam mo, hindi niya mapabawasan eh. At yan, yun nga, syempre wala namang binigay sa atin na ano, na card. So ginawa ko na, nag-taste up ako, pantanggal lang ng stun kung sakaling hindi na siya umatake dun sa taas. Mamaya, makakatak na yun agad. So ayan, nakita niya, dying kami ng tatlo, no? Kaso yun nga tol, mayroon pa din siyang smart shot, binigyan ulit. So, lagi na siyang may smart shot na naka-effect. Pero ito, syempre tayo, bawas na yung life natin na nilaw na tayo ng 50%. Yung lam, 100, ay may additional damage na siya. As heal lang tayo ng heal. Lalo nag ano tol, nag blood moon. Tayo kasi may heal. Yung kalaban natin, wala. So,
kung umabot tayo na round 11, may minus 50 pa siya doon sa Blood Moon. Diba? Pwedeng patay, namatay siya sa Blood Moon, or after ng round na yon na nadami siya sa Blood Moon, tayo naman lagi una, mapapatay ko na siya kasi nga boss na yung pinaka-life. So, ayun. Diba? Nakita niyo yung strat natin. Since namatay yung bird natin, lahat tayo magagawa. Frontal pa din. Inuna ko pa din, syempre patayin yung plant kasi wala na. Again, wala nga tayong backdoor. Binerski yung plant. Pero habang binerski yung plant, ingat ako sa cards ko na maubos. Ingat din ako sa energy ko na mawala na ako na energy. Okay? So, ayun yung ginawa natin. Nung namatay yung plant niya, nag-follow up agad ako ng damage. Same round na yon dun sa mid na dust niya. And then the next turn, yan, burst na tayo hanggang mamatay. Diba? Tapos yun, naging easy round na lang yung dulo. Kita-kita nyo naman, mga tol eh. Binisik na lang natin yung last niyang Axie. Kahit pa nagtiterp na lang ang tayo. Heal lang tayo ng heal. Lam, tail slap, ganun lang. Ult lang hanggang mamatay na yung kalaban. Medyo nakaka-enjoy din gawin. Ayun. Sorry sa mga utol lang na nakalason dyan ha. Ayun, so... Ayun, hopefully, mas naintindihan niyo yung sinasabi ko sa unang match na ano, na strategy dun sa mga dusk na naka-surprise invasion, tapos may backdoor. So yan, nakita niyo naman, pinatay agad yung bird natin. Dalawa, aqua lang yan, dalawa, pinatay niya yung tatlong Axie. Yun, diba? So, goods na goods pa din, malakas talaga mag-sustain yung mga aquas natin. Pag nababawasan, gamit lang ng lamb, then heal ulit. Dapat ganun. Okay, pero huwag kayong mag-uubos ng biyaya. Yung iba kasi baka nalilito. Binubuhos na agad lahat ng card para mapatay yung mid na reptile. Tapos yung dulo, baka naman dun ka naman mamatay kasi nga wala kang energy, diba? So, and hopefully again, may natutunan kayo sa lahat ng matches natin. Itatay ko lang yung opportunity na to na mag-thank you sa inyo, mga tol. May ano na tayo, 4,000 subscribers na tayo. Salamat sa support, ha? Ano, dumami pa, no? Dumami pa tayo. Pati yung mga nag-join sa membership natin, ang dami nyo na, tol. Sobrang solid. Tapos, big shoutout din lalo sa mga hindi nag-skip ng ads. Siguro, ano, winstack na naman yung mga yan. So, yun yung mga hindi nag-skip ng ads, nag-winstack talaga sila. Nag-comment yung mga yan. Tapos, ano pa ba? So, again, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, tol, paalala ko lang. Sub ka na, tol, tapos click mo yung bell button. All notification para always updated ka sa lahat ng mga uploads, posts natin sa channel natin na to. Okay, kung nagustuhan mo yung video, may natutunan ka, don't forget to click the like button na din, kapatid. Okay, so ayan, kita-kits tayo ulit sa susunod natin na upload. Hopefully bukas makapag-upload ulit, or kung hindi man sa susunod na araw siguro. So ayan, kita-kits ulit, mga tol. Peace out.